Minsan, kung sino pa yung walang kaya sa buhay, ay sila pa yung marunong magbigay at tumulong sa kapwa. Marami sa atin ang angat sa buhay na kung makakita ng mga pulubi sa lansangan, sa halip na sila ay tulungan, ay madalas pa itong pinagdidirian at hinuhusgahan na tamad at walang pangarap sa buhay, na hindi man lang magawang magtanong kung ano ang dahilan. Isang kwento na naman ang may babahagi ko sa araw na ito. Natyak ay kapupulutan natin ang aral at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutan mag-like at subscribe at ang button bell para ma-notify ka sa mga paparating kong mga videos. At uumpisa na natin pagkatapos ng intro. Isa ang taong ito ang naging pulubi sa lansangan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Dan. Dati naman ay maayos ang buhay ni Dan, ngunit nawala sa kanya ang lahat mula nang nabaon siya sa utang at hindi nakapagbayad sa kanyang pinagkakautangan. At kinuha ang kanyang bahay. Nalulong din si Dan sa kanyang bisyo, kaya unti-unting nawala sa kanya ang lahat. Pati ang kanyang trabaho ay nawala rin. Huli na ang lahat nang ma-realize niya na wala na pala ito sa kanya. Wala na siyang magawa, kaya naging palaboy-laboy na lamang ito sa lansangan. At nagmamalimos para makabili ng kanyang makakain. Nahirapan din si Dan na maghanap ng panibagong trabaho, kaya napipilitan na lamang siyang tumira sa abandonadong lote at umaasa na lamang sa mga taong magbibigay sa kanya ng tulong. Sa sobrang hirap ng buhay ng kanyang pinagdadaanan ay sumagi sa kanyang isipan na tapusin na lamang ang kanyang sariling buhay. Isang araw, habang siya ay nagmamalimos, ay dumaan ang isang babae na tawagin na lang natin siya sa pangalang Leia. Tulad sa nakasanayan na niya ay sinasahod niya ang baso upang humingi ng barya. Ngunit nagulat si Dan dahil tumayo si Leia sa kanyang harapan na umiiyak. At sinabi ni Leia, "Naupo na lamang ako sa tabi mo upang magmamalimos. Wala na rin kasi akong pamilya, ulila na ako. Mayroon akong isang aso na kasama pero nawala rin siya sa akin ngayon. Sa katunayan nga po ay birthday ko ngayon pero hindi ko magawang mag-celebrate dahil wala akong panggastos. Mayroon pa akong babayaran na ilaw at tubig." Paliwanag ni Leia kay Dan, patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak. Naawa naman si Dan sa pangyayaring ito, kaya gumawa siya ng paraan upang mapasaya niya ang babaeng si Leia, lalo na at kaarawan pa niya. Kumuha si Dan ng isang bulaklak at ibinigay niya kay Leia, sabay bati ng happy birthday. Nagpasalamat si Leia kay Dan, kahit papano ay may isang taong bumati sa kanyang kaarawan. Ilang sandali lang ay dinukot ni Dan ang kanyang barya sa kanyang bulsa at ibinigay niya ito kay Leia. "Pasensya ka na, ito lang ang naipon ko. Kunting halaga lang ito pero sana makatulong sa problema mo." Tumanggi naman si Leia at sinabi niyang, "Okay lang ako, Dan. Oo, kailangan ko ang pera pero alam kong mas kailangan mo yan. Tanggapin mo na ito, magmamalimos pa naman ako at may magbibigay pa naman sa akin kahit papaano. Sanay na rin ako sa kahirapan ng buhay." Nakangiti habang sinasabi ni Dan sa babaeng si Leia. Ang akala ni Dan ay mapapangiti na niya ang babaeng si Leia, ngunit mas lalo pa itong umiyak habang nagpapasalamat sa kanya. Mula nung araw na yon ay palagi na dumadaan si Leia sa kinaruroonan ni Dan upang makipagkwentuhan at naging magkaibigan sila dahil naintindihan nila pareho ang buhay nila sa isa't isa. Isang araw ay mayroong magandang balita si Dan kay Leia na hindi na raw niya kailangan magmamalimo sa lansangan dahil natanggap na raw siya ng trabaho sa isang fast food bilang isang delivery boy. Natuwa naman si Leia sa kanyang narinig. Naniniwala si Leia na kayang-kaya ni Dan bumangon at baguhin ang kanyang buhay. Basta magtiwala lang sa kanyang sarili. Isang araw ay tuluyan nang iniwan ni Dan ang buhay niya sa lansangan. Dahil sapat na raw ang kinikita niya bilang isang delivery boy
At bukod pa doon ay meron din siyang mga sideline na trabaho na pinapasukan niya. Subalit ang tinitirhan niyang bakanting lote ay isinasara na dahil bininta na ito ng may-ari. Malungkot si Dan habang sinasabi niya kay Leia. Napangiti si Leia at sinabi niya, "Huwag kang mag-alala sa matitirhan mo, Dan. May bahay naman ako at mag-isa lang ako nakatira doon. Kung gusto mo, doon ka na lang din tumira. Malapit lang din yon sa pinagtatrabahoan mo para hindi ka na mahihirapan." Paliwanag niya kay Dan. Napaluha si Dan sa kabutihan ng kanyang kaibigan at pumayag na rin na doon siya tumira sa bahay ni Leia. Naging maayos naman ang pakikisama niya kay Leia at tumutulong na rin siya kapag may nasira sa loob ng bahay. At ayon kay Leia ay masaya na raw siya dahil hindi na siya nag-iisa sa kanyang buhay. Dahil mayroon daw siyang kaibigan na makakausap at kampante naman si Leia dahil mabuting tao naman daw itong si Dan. Nung mga oras na yon ay napayakap si Dan kay Leia. Nagpapasalamat na nakilala niya ang isang babaeng nagbibigay ng pag-asa sa kanyang buhay. Nagdaan pa ang mga araw, sa kanyang pananatili ay mas lalo pang napalapit ang loob nila sa isa't isa. Isang gabi, niyaya ni Dan si Leia at nagpunta sila sa lugar kung saan sila unang nagkita at nagkakilala. At doon, nagpropose si Dan kay Leia at ayon kay Dan na nakahanda na raw siya sa panibagong yugto ng buhay niya. Pumayag naman si Leia dahil napamahal na siya kay Dan. Nalaman ito sa boss ni Dan at sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Marami ang humahanga sa kanilang kwento. Nakapagpasyahan nila na tulungan ang dalawa dahil marami ang humahanga sa kanilang kwento. Marami na rin ang nagpaabot ng tulong sa kanila upang makasal na walang binabayaran dahil sinagot na ito sa magiging sponsor nila. Ang pera na naiipon mula sa mga taong tumutulong ay naibili nila sa mga pangangailangan. At ang iba naman ay ginamit nila para makapagsimula sa kanilang buhay. Naging maayos at masaya ang kanilang pagsasama. At ayon kay Dan, malaki ang pagbabago sa kanyang buhay mula nang nakilala niya ang babaeng si Leia. Mga bagay na posibleng mangyari dahil lamang sa isang tao. At ayon kay Leia, ang mga barya na binigay ni Dan sa kanya noon ay nagbibigay pag-asa sa kanyang buhay. Nagpasalamat siya kay Dan dahil napakabuting tao ito. Nagawa pa niyang tumulong sa kanyang kapwa kahit siya mismo ay nangangailangan ng tulong. Ang kwento na ito ay nagpapaalala sa atin na ang paggawa ng kabutihan sa isang tao ay maaaring makapagbabago sa taong natulungan mo at darating ang araw na mayroon pa ring magandang kapalit nito. Kaibigan, maraming salamat muli.